Amen. Purihin ang Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, ng mga taga-Kalawis. At meron tayong isang viewer. At magandang gabi po sa inyo. Tayo po ay magpapaumpisa na po, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At one of our discussion here is about search for truth, mga kapatid. Amen. So as you can see, here we are. Ito ang continuation ng ating lesson. And last week, we talked about John the Baptist, no? Kaya mga kapatid, sa gabing ito, tayo po ay maghanda ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Ihanda natin ating sarili sa pakikinig. Nawa tayo ay patuloy na turuan ng Diyos at upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, mga kapatid. Amen. At tayo po ay nag-imbita na rin po sa ating mga kasamahan. Amen, mga kapatid, na makadalo na sa gawain ito. Amen. And to God be the glory, without further ado, tayo po ay mag-umpisa na po, mga kapatid. Amen. At magkakaroon na tayo ng ating continuation pag-aaral tungkol sa repentance, mga kapatid. Last week, we talked about John the Baptist as an introduction sa ating pag-aaral, mga kapatid, no? Ng ating search for truth pagpasok na sa New Testament. Amen. At sa gabing ito, mga kapatid, ay continuation ito as we understand that yung preparation na ginawa ni John the Baptist, mga kapatid, ay para yan sa paving the way of the Lord. Amen. Bilang introduction, mga kapatid, no, sa pagpasok ng Kristo. Amen. To God be the glory. Ating pong tunghayan ngayon ang ating kasunod na pag-aaral, mga kapatid. Amen. Na maunawaan natin ngayon kung paano naghanda yung isang John the Baptist sa ministry ng ating Panginoon at doon papasok ang ating pag-aaral ngayon. Amen. Amen. Yan po, no, ito po yung last week natin na pag-aralan, John the Baptist paves the way. At pareho sa senaryo natin ngayon, mga kapatid, na tayo po ay nagkaroon ng paghahanda rin sa mga taong inilalapit natin sa Panginoon. Amen. At ganyan din, mga kapatid, ng mga nauna sa atin na tayo ay ipinaghanda rin
ng dadaanan patungo sa ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbayo sa pagsisisi. Amen. At kaya ngayon, ito po ang ating pag-aaral, what is repentance? And without further ado, bago tayo mag-start, tayo po ay mananalangin muna. May we request our Youth President, Sir Jana D. Guzman, sa ating opening prayer. Pray po tayo mga kapatid. Lord God Jesus, pinupuri ka namin, pinapasalamatan Panginoon. Maraming salamat po Lord sa gabing ito Panginoon at muli ay nagkatipon-tipon kami Panginoon. At Lord sa lahat po ng mangyayari ngayon Panginoon sa gabing ito O God, ikaw po Lord ang mag-guide sa aming lahat Panginoon at lahat po ng hadlang sa online Bible study na ito Panginoon. Yes. Ikaw po Lord ang bahala Panginoon na mag-guide sa amin Panginoon. Protektahan mo ang mga salita mo Panginoon. At Lord sa magsasalita po ngayong gabi Panginoon, ikaw po Lord ang mag-guide sa kanya. Basbasan mo po Lord ang kanyang labi Panginoon at ang lalabas sa kanyang bibig O God. Nang gayon Panginoon ay malaman po namin O God ang iyong mensahe. In Jesus name, Amen. Amen, amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat, Sister Jana, sa opening prayer, mga kapatid. Amen. Okay, mga kapatid. So, ating tunghayan ang ating pag-aaral ngayon about repentance. So, many of us know about repentance, mga kapatid. What is repentance, mga kapatid? No? So, to determine the meaning of repentance, amen, a repentance man's first step of returning to God. And kagaya nga na pag-aralan natin last week, this is a continuation, na kung paano tayo ay inihanda ng mga nauna sa atin ng pavement o daanan patungo sa ating Panginoon, ito yung unang hakbang natin, ang pagsisisi. The changing of one's mind and action is climaxed by accepting the atonement through Jesus' blood and entering into Christ's new covenant. So yung itong pagpasok natin mga kapatid sa pagsisisi, ito po yung first step natin para matanggap natin yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Without repentance, mga kapatid, talagang hindi mo masasabing totoong nagsisisi ka, mga kapatid, no? So, this church shows a decision to turn from action that lead to death, mga kapatid, no? And then, inward dito na magkakaroon tayong change of mind and outward magkakaroon tayong change of direction, mga kapatid. Amen? And the altar represent death and the blood and the covenant, mga kapatid. Amen? So, and there's what's called restitution. Yan yung mga di-discuss natin. We need to forsake sin, witchcraft, and pagan religions and prepare for baptism. Yan ang ginagawa ng repentance. Making Jesus our Lord and Master is the basis of entering into the covenant with Him. Okay? So, a decision to turn from action that lead to death. Basahin natin Ezekiel chapter 18 verse 23. Meron po bang makakabasa sa inyo sa Ezekiel chapter 18 verse 23? Sa Tagalog po, may kibasa. Okay? Ezekiel chapter 18 verse 23. Amen? Nakakita na po. Basahin ko muna sa English dito sa King James Version na ating ginagamit. Sabi dito sa verse 18, as for his father, because he cruelly oppressed, spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall die in his iniquity. Sige po, Ezekiel chapter 18 verse 23 pala, verse 23, magkamali ako mga patino. Verse 23, yes, have I any pleasure at all that wicked should die, say the Lord God, and not that he should return from his ways and live? Sa Tagalog po, may kibasa. Ezekiel chapter 18, verse 23. Opo. Sabi po dito, mayroon baga akong anumang kasalahan, kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon ng Diyos, at hindi ba gamay? Yun po. Medyo na putol lang. Okay. And another verse, Acts 26 verse 18 mga kapatid. At basahin natin, Acts 26 verse 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that may receive forgiveness of sin and inheritance among them
which are sanctified by faith that is in me. Sa Tagalog po? Acts 26. There's an imposter. Verse 18 po. Talon niyo kayo verse sa verse 20 rin. Sabi dito, upang ilat mo ang kanila at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Then tanong kayo sa verse 20. At verse 20, kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga Hintil at sila'y nangagsisi at nangagbalik loob sa Diyos na nagsipagawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Amen. So mapapansin nyo, may pagdidiin doon sa pagsisisi at paggawa ng karapat-dapat, mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nagsisi at nagbago, mga kapatid, dapat gagawin natin yung karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Why should anyone choose wickedness and death when they can choose to repent and live, mga kapatid? Maraming tao ang mas pinipili sa panahon natin ngayon ang mamuhay ng makasalanan, mga kapatid, dahil wala nga namang sumusukoy sa kanila, wala nga namang nagre-rebuke sa kanila ng mga masama nilang ginagawa, mga kapatid, no? But dito, binigyan tayo ng Diyos ang magkaroon ng pumili ng sa pagsisisi at mabuhay, mga kapatid, na kasama ang Panginoon sa walang hanggan, mga kapatid. So, pag sinabing repentance, mga kapatid, the original Greek word for repentance, mga kapatid, is to, ibig sabihin, to change one's mind, mga kapatid, no? Repentance is not an emotion that we feel, but a decision. Hindi to para, hindi to mapaluha ka lang, mga kapatid, ay andoon na yung tinatawag na nagsisi ka na. Amen? Hindi sapat ang pagpapakita ng luha mo para masabing ikaw ay nagsisi na talaga. Ang totoong pagsisisi, mga kapatid, is pag ikaw ay nagkaroon na ng pagbabago, Panginoon, talagang patawarin mo ko, mali ang ginagawa ko. Patawarin mo ko, Panginoon, sa hindi ko tamang nagawa ng nakaraan at simula ngayon, naglilingkod na ako sa iyo. So may tinatawag na change in our mind, in our attitude, at magkakaroon tayo ng redirection, mga kapatid. Amen? Kaya nga yung mga dating drug addict, nililimot na nila yung drugs dahil nga nakakilala sila sa Panginoon. Yung mga dating lasinggero, nililimot na nila yung alak dahil nakakilala na sila sa Panginoon. Sila ay tinawag ng Panginoon at minsan pa, ang nangyayari, idinadaan ng Diyos sa atin para maglingkod tayo sa Kanya ay yung mga rebuke, yung mga sakit, mga kapatid, na pinaparanas sa atin ng Panginoon. Amen? Nagkakaroon tayo ng sakit dahil sa mga nakaraan natin mga bisyo, ginagawa, kaya ngayon nagsasuffer tayo, mga kapatid, at kapag naranasan na natin yon, doon lang natin masusumpungan yung pagsisisi, yung pag-change of mind. Panginoon, patawarin mo na ako at alam ko malaki ang pagkakasala ko sa aking katawan, kaya ako'y nagkasakit ng ganito at pag ako'y pinagaling mo, maglilingkod ako sa iyo. So may mga ganong instances, mga kapatid, no, na nainahayaan pa nilang mapalo sila ng Panginoon, maparusahan bago sila magkaroon ng pagsisisi o changing of mind para maglingkod sa Panginoon. Amen? We turn around on the inside, mga kapatid. Sa loob ang totoong pagbabago, mga kapatid, at pagsisisi. Christ and all His apostles commanded all men everywhere to repent according sa Acts chapter 17 verse 30. Kaya nga, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa ating mga kapatid na lahat ng tao ay ano po, magsisi. So, dito mga kapatid, makikita natin mga kapatid, no? A decision to turn from action that leads to death. Amen? May tinatag tayong pag-turn, mga kapatid, na instead na papunta tayong impyerno at nakita natin na hindi ito maganda at iiwas tayo ngayon, mga kapatid. Kaya nagkakaroon tayong decision na umiwas sa kapahamakan, mga kapatid. Amen? At dito makikita natin, mga kapatid, na napakabuti ng Diyos. Iniligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan dahil
Alam ng Diyos ang ating kahihinatnan, ngunit hinahayaan niya yung desisyon nating sarili ang maganap. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos at ginagawang robot na, o ito ang dapat mong gawin, ito ang ganyan, ito ganun. Hindi po, mga kapatid. No? Kaya nga, ang changing of mind and heart ay nagsisimula sa loob, mga kapatid. Amen? And inward change of mind, outward change of direction. So kapag tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na change of mind sa loob natin, mga kapatid, definitely susunod ang ating katawan, kaya magde-decide tayo, mga kapatid, na magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Then, once our mind are changed, our whole life become rearranged. The true repentance totally changed us, mga kapatid. Changes us, mga kapatid, no? Kaya masasabi mong kapag totoo ang pagsisisi mo, mga kapatid, no? Ay totoong may pagka may tinatawag na pagbabago, mga kapatid, simula sa ating loob, sa ating puso, mga kapatid. At ito ay magbabago ng ating direksyon, mga kapatid. Iiwanan natin yung mga hindi nating tamang ginagawa noon at lalakad na tayo doon sa kalooban ng Diyos. Yan po yung mga totoong nagkakaroon ng change of mind, mga kapatid. May pagbabagong nagaganap sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya isang the best example dito ay si Pablo, mga kapatid. Amen? Si Pablo na kung saan, mga kapatid, ay dating tinatawag kilala, mga kapatid, na persecutor ng mga Christian. Ngunit nung siya ay tinawag ng Panginoon, ay talaga namang nakita, mga kapatid, ang great miracle sa buhay niya at malaking pag-turnaround, mga kapatid, na nangyari. Amen? Sa buhay ni Pablo. So, Apostles Paul called from God sent him to the Gentiles. Yung pagkakatawag ni Pablo, mga kapatid, ay may dakilang purpose para maipalaganap ang gospel sa mga hintil. Mapabasa niyo yan sa Acts 20, chapter 26, verse 18 to 20, mga kapatid. Doon, sinabi nga ni Pablo, kanina na binasa natin, na ako'y nakapangaral na sa Damasco, ako'y nakapangaral na sa ibang lugar, that they should repent and turn to God and do work meet for repentance. Na sila ay madala doon sa pagsisisi, mga kapatid. Buhay at buhay na pagsisisi, mga kapatid, no? Repentance is much more than emotional display of tears, weeping, and groaning. Amen? Kahit mangisay-ngisay ka dyan, this is not the repentance, mga kapatid. Kahit na maglupasay ka dyan sa floor, it is not a real repentance, mga kapatid. Amen? Although the emotions may be affected, mga kapatid, true repentance go much deeper than that. We should acknowledge that our action and attitude have not only hurt others, but we have offended God. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nagpapakita na, oh, napakainit naman magpuri ng kapatid na ito at talagang nakaka-bless dahil lagi siyang napipil ng banal na espiritu linggo-linggo. Pero pag walang pagbabago sa ugali, mga kapatid, it is not a true repentance, mga kapatid. Amen? Para bagang dinadaya lang natin ang ating sarili at dinadaya lang din natin ang Panginoon, mga kapatid, no? As this truth unfolds, we are deeply concerned about our relationship with God. Sin appear ugly as he said our wrongdoing has insulted our God's holiness and love, mga kapatid. Amen. Then, the beautiful example of repentance is found in Christ's parable in the prodigal son. Amen. Kung makikita niyo roon, mga kapatid, no? A proud, independent youth left his father's home and traveled to a distant land. Pero ang nangyari dito, but when he finally came to his senses, syempre, alam naman natin ang story, no? Siya ay naubusan agad ng minana niyang kayamanan, mga kapatid. Amen. Talagang kinuha niya na lahat-lahat na kanyang mamanahing, kikitain, mga kapatid, hanggang sa kakain, ang kinakain na lang yung pagkain ng mga baboy, mga kapatid, no? Kaya dito, nakita niya sa kanyang sarili, oh, tika lang, sobrang hirap ko na pala at kinakailangan ko ng bumalik sa aking ama at sasabihin na ako'y huwag nang tanggapin bilang anak, tanggapin na lang ako bilang alipin. Amen? So, andoon yung kanyang desisyon, mga kapatid, na bumangon agad, pumunta agad sa kanyang ama, mga kapatid, no? So, first is the decision to commit our life to Christ and allow Him to be our Lord and Master, mga kapatid. If you really want to serve God, mga kapatid, you need to have a decision, a commitment to serve Christ. Amen? You need to declare to yourself that He is your Lord. Again, madalas kong sinasabi sa Bible study, mga kapatid, sa ibang lugar, mga kapatid, that kung ikaw ay tinuturing mong Kristo o Panginoon ang ating Panginoong Jesus, amen,
Yung pagsimba mo sa araw ng Linggo hindi mabigat sa iyo. Bakit po? Dahil bilang alipin, mga kapatid, dapat mo lang sundin ang sinasabi ng iyong Panginoon. At ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa kanyang kasulatan? Na huwag kalimutan, mga kapatid, ang araw ng Panghiling, na ating alalahanin ang pagkakatipon-tipon na ginagawa natin. Hindi natin to gagawin ng dahil sa napipilitan lang, mga kapatid. Gagawin natin to dahil tayo nga ay alipin ng ating Panginoon. Kaya wala kang karapatang tumanggi, wala kang karapatang magpakita ng disrespect, mga kapatid, sa tuwing pupunta ka sa gawain ng Panginoon na ikaw ay magkakaroon ng excuses para magkaroon ng absenteeism o absence at magkakaroon ka ng lagi, na ikaw ay laging malilate na reasons, amen, para bagang sinasabi mo sa iyong Panginoon, pasensya na po Panginoon, late ako. Hindi po dapat ganoon, dahil ang Old Testament ang New Testament perspective ng Lordship, amen, wala kang karapatan sa sarili mo. Ang may nag-aari na sa iyo bilang alipin ay ang iyong Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, kung paiirali natin yung batas ng pagiging alipin sa panahon nila sa luma at bagong tipan, mga kapatid, ang isang alipin, mga kapatid, ay walang karapatang magreklamo o mag-excuse. Pag sinabi ng iyong Panginoon, pumarito ka agad. Nagmamadali ka, no? Dahil alipin ka nga eh. Di po ba? Servant ka. Kaya ganoon ang paglingkod natin sa Panginoon. Ang pagdalo, mga kapatid, ay hindi dapat magiging pabigat sa atin. Ang pagdalo dapat ay hindi para bagang nabibigatan tayo o napipilitan, mga kapatid. Ang pagdalo ay dahilan nito ay sinusunod natin ang ating Panginoon. Amen? So in this natural sinful condition, every person born into this world has turned his back upon God, his Father, and upon heaven, his home. In this condition, each step takes away from God's plan to frightfully eternal torment, mga kapatid. Kaya nga, yung prodigal son, mga kapatid, ay talagang nag-decide na, sige, tama na, aalis na ako sa pagkakabagsak ko, aalis na ako sa pagkakalugmok ko, ako ay babalik sa aking ama, at ako ay magsasabi sa kanyang tanggapin niya na lang ako bilang alipin at huwag na pong anak. So, why is repentance is so important, mga kapatid? Because God insists that we realize the grave problem caused by sin. Na gusto mo lang makita ng Diyos yung malaking kasalanan na meron tayo. Kaya nga po, mga kapatid, pagdating sa pagsisisi, mga kapatid, pag nakita mo ang sarili mo na napakarumi, pag nakita mo ang sarili mo na malaki ng pagkukulang mo sa ating Ama, sa ating Diyos, mga kapatid, doon mo lang ma-realize na napakalaki na pala ng aking pagkukulang sa aking Diyos. Kaya nararapat na ako ay humingi ng kapatawaran, magbago na, manumbalik na, magsisi na sa aking nagawang kasalanan at ako'y susunod, tatalima na sa ating Panginoon. So when Adam sinned, severed his relationship with God, death took dominion over man. Kaya ngayon dumating ang kasalanan, mga kapatid. Kumbaga, lumalabas na ang kamatayan ay para bang lumipon o sumakop sa sangkatauhan na ang tanging gagawin ng Diyos para makaalpas tayo doon sa tiyak na kamatayan ay makita natin bilang tao ang ating kalagayan na nasa isang lugar tayo na patungo sa impyerno, patungo sa kapahamakan ng dahil sa kasalanan, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Romans na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid. So, dapat mabuksan ang isipan mo, uy, teka lang, andito na pala ako, mapapahamak na pala ako. At ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Yun yung first step mo, yung repentance. Lord, I want to serve you. I want to honor you. Gusto ko ikaw na ang aking mapaglingkuran. Ikaw na ang masunod sa buhay ko dahil alam ko na marumi ako, alam ko na kasala ko at hindi na ako ang dapat na maghari sa buhay kong ito, kundi ikaw na. Amen? So man was created for God's pleasure, mga kapatid. But the first transgression abolished man's fellowship with the Lord and the ability to serve Him. So truly, man is created to serve God. Pero yung pagsaserve na yon, nawala yon ng dahil sa kasalanan. At ngayon, para mapanumbalik yung service na yon, mga kapatid, kinakailangan mong totally turn around, mga kapatid, no? Yung totoong pagsisisi ng iyong mga kasalanan, mga kapatid. Kaya nga, yung inward change of mind mo, susunod dito yung outward change of direction.
na narealize mo sa sarili mo, okay, hindi na ako nagmamay-ari ng sarili ko, pinatawad na ako ng Panginoon, salamat sa Panginoon, at ngayon, ang aking lakad ay aking itutuwid patungo sa kanyang kalooban. Repentance crumbles the barrier that separates man from God. Amen. We must understand exactly how to repent. These four suggestions will show the way. May bibigyan akong apat na suggestion, mga patid. Amen? So, we must understand those things, mga patid. Ano po yun, mga patid? The altar. Amen? So, first, the altar. It represents the death or surrender self-rule. Kaya mababasa natin sa Romans chapter 6, verse 6 to 13, and Galatians chapter 5, verse 34, mga patid. Sige nga po, makikibasa sa Galatians chapter 5, verse 24, mga patid. Amen. At babasahin ko yung Romans chapter 6 verse 6 ano. Knowing this that our old man is crucified with him that the body of sin might be destroyed then that henceforth we should not serve sin. Amen. Sa Tagalog naman po ang Galatians chapter 5 verse 24. Basahin ko muna sa English. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Sa Tagalog po, Galatians chapter 5 verse 24. Nakakita na po. Galatians 5:24. At ipinako sa cross ng mga na kay Kristo Hesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kalayaan kahalayan nito. Amen. Kaya nga mga patid, pag tayo ay tinuturing natin kay Kristo na, ang ating laman ay ating ipinapako na roon sa krus. Amen. Ang ating laman ay papatayin natin mga patid sa krus. Nasa gayon, hindi na maghari ang ating laman sa ating buhay kung hindi si Kristo na po sa kanyang pagkabuhay o sa ating pagkabuhay, sa pagiging born again natin, si Kristo na po ang magmamayari at tagahari sa buhay natin, mga patid. No? There are three significant acts of curse when we bow before our Heavenly Father. In an altar, represent a place where sacrifices are offered to deity, to God. Amen. Alam naman natin sa Old Testament, ating napag-aralan ng mga nakaraang mga buwan, mga patid. Simula ng ating teksto, yung tungkol sa altar, mga patid, ito'y paghahain, mga patid. At ang pinakahain buhay ang ating sarili. Whether in a church, home, or car, we come to God with a sacrifice, mga patid. Amen. We need to sacrifice ourselves daily, mga patid, nang sa gayon, hindi ang ating sarili ang naghahari sa buhay nito, kundi ang ating Panginoon. The altar of repentance may be traced to Israel's brazen altar where sacrifices were offered to God. Kung makikita niyo po doon sa tinatawag na kanilang tabernakulo, mga patid, may tinatawag doon brazen altar. Doon dadalhin ang iyong alay na hayop at doon papatayin, mga patid. So the same thing din po, mga patid, sa paglakad natin sa Panginoon, sa bago tayo humarap sa Panginoon, we need to crucify ourselves, mga patid. We need to crucify our flesh, our lust, mga patid. At nang sa gayon, mga patid, malaya lang kikilos ang Panginoon sa ating buhay, mga patid. The blood of sacrificial animal provide a covering that hid their sins from a holy God. However, Christ's blood does not merely cover sin, but eradicates and cleanses us truly. We appear never have been dirty, mga patid. Talagang ang dugo ng ating Panginoon ang naglinis, mga patid, sa ating kasalanan, mga patid, at ginawa tayong parang kasing puti ng isang niebe, mga patid. Amen? So at the altar, we die with our crucified Lord. Amen? Death awaits all who come to Christ. Amen? Not a literal physical death, although the day may come when we must die for His cause. Kaya mga patid, kapag ikaw ay masasabi mong iniaalay mo na ang sarili mo, handa kang mamatay, mga kapatid, alang-alang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kagaya ni Stephen, mga patid, ni Esteban, mga patid, no? Na kung saan, mga patid, kaharap si Pablo, siya'y binabato ng buhay, mga patid, at talagang si Stephen, mga patid, ay talagang tumingala, nalangin lang sa Panginoon, Lord Jesus, receive my spirit, mga patid. Hindi niya kinurse yung mga bumabato sa kanya ng buhay. Hindi niya sinumpa or pinagsabihan ng masasama ang mga bumabato sa kanya ng buhay. Ngunit talagang pawang kabutihan ang kanyang iginaganti, mga patid, no?
At dito makikita natin, no, yung pag-describe ni Pablo, mga kapatid, yung old man and the body of sin must die, mga kapatid. Amen. Sa ating tekstong binanggit kanina, dahil si Pablo, ganun ang kalagayan niya nung una, na talagang sa umpisa pa lang talaga ay talagang mamamatay tao siya, mga kapatid. Ngunit binago siya ng Panginoon. Sa altar na kanyang inihain ang kanyang sarili, talagang nagkaroon ng tinatawag na change of direction ang buhay ni Pablo, mga kapatid, no? Nagkaroon ng paglayo, mga kapatid, sa dapat niyang tahakin. Kung mapansin niyo, patungo na sana ng Damascus si ano si Pablo. Dala-dala niya ang kasulatan para bigyan siya ng karapatan na usigi ng mga Kristiyano. Ngunit, mga kapatid, doon tumilos ang Diyos. Nag-intervene ang ating Panginoon kay sa buhay ni Pablo, kaya nung siya ay nagkaroon ng pagsisisi, mga kapatid, pagkilala sa ating Panginoon, mga kapatid, nandoon yung pagtanggap niya, amen, sa ating Panginoon. Talagang nakaranas siya ng persecution din sa mga dating kasamahan niya. Ngunit nung panahon na siya ay handang-handa na, mga kapatid, talaga sa paglilingkod sa Panginoon, hindi niya na maitatanggi na ang buhay niya ay iniaalay niya na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid, nandaan natin ang altar, mga kapatid, dapat maisurrender natin ang ating sarili. Hindi na po ang ating sarili ang nagrurule, kundi ang Panginoon na. Para bagang sa isang buhay natin, nagre-represent sa circle, may upuan dito, okay? Ang nakaupo na sa circle na yon, hindi na ang self, kundi ang ating Panginoon na po. Siya na po ang nagrurule sa atin, hindi na po ang ating sarili, mga patid. Then next, mga patid, blood. So, first, you need the death. Kinakailangan mo nang ikaw'y mamatay. Secondly, you need the blood. Call upon the Lord, confess sins. Jesus' blood cleanses us, mga patid. Kaya, mga patid, makikita niyo, mga patid, no, sa oras ay ito, mga patid, yung tinatawag na blood, mga patid, ay malaking bagay upang tayo ay matabunan sa ating mga sa ating pagkakasala, mga patid. Amen. At ating makikita ang nangyayari sa panahon ng Day of Pentecost, visiting Jews. Amen. And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yung mga tumawag, tumanggap sa Panginoon ay talagang nandoon ang paglilinis ng dugo ng ating Panginoon, mga patid. Amen. So, the altar represent death, blood, and His covenant, mga patid, no? So, then Jesus' blood begins to be applied as we call upon the name of the Lord. The act of turning to the Lord began with Adam's son. Then began men to call upon the name of the Lord. So, mga kapatid, throughout the Old Testament, God heard the cries of those who called upon Him. At ngayon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo naman ang tumatawag sa Panginoon, hallelujah, upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Kinakailangan natin ang magkaroon ng covenant sa ating Panginoon at sinunay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kinakailangan natin ng mga kapatid na tumalima na doon sa pagtawag ng ating Panginoon. After calling upon the Lord, we must confess our sin to God. To confess means to put through into word. Mga kapatid, kinakailangan po na talagang may declaration sa bibig mo. We tell God how bad we feel about all the wrong things we have done. Alam niyo po, mga kapatid, yung parabagang nagsasalita ka sa isang kaibigan mo na naibubulalas mo ang lahat ng mga kamaliang nagawa mo. Ganun yung pagtawag natin dapat sa Panginoon, na kapag mag-confess tayo sa Panginoon, Lord, ang bigat ng kasalanan yung nagawa ko sa iyo. Patawarin mo ko, Panginoon. So, specifically name sins one by one. Eh, banggitin mo yung mga kasalanan mo one by one sa prayer mo. You need to confess that sin. Amen? Panginoon, patawarin mo ako sa hindi magandang iniisip ng aking isipan kaninang umaga pagising ko. Hallelujah. Patawarin mo ako, Panginoon, sa pag-iisip ng masama sa mga binanggit ng ibang tao tungkol sa akin. Amen? So you need to confess through your mouth, mga kapatid, yung mga bagay na hindi tama na nagawa mo. Dahil kapag inaalagaan natin ang ating kasalanan, dato sa time na unti-unting bumibigat na naman ang ating burden sa paglilingkod. Bumibigat yung ating yung sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Parang bagang
hindi ka na makakilos dahil punong-puno ka na ng kasalanan, mga kapatid. So para ma-loosen yan o mapakawalan yung dalandala mong kasalanan, you need to break out on through confession. Lord, patawarin mo ko, ito na po ang aking pride. Amen? Bit-bit-bit po kasi yung mga kasalanan eh. Lord, patawarin mo po, ito na po yung aking lust of the eyes. Ito na po yung aking lust of the flesh, the pride of life. You need to break out with your confession, mga patid, sa aking Panginoon kapag ikaw ay mananalangin, mga patid, no? Specifically, name it one by one, mga patid. Whether it is hatred, anger, adultery, jealousy, amen? Lahat ng mga to, you need to cry out to the Lord. Hallelujah. Nang sa gayon, mga patid, makita ng Diyos na totoo ang pagsisisi mo, mga patid, no? Hallelujah. Wag tayong magkaroon ng ano, nung parabagang condition. Amen? Patawarin mo ako kung ano kung may nagkasala sa iyo. Hindi po dapat ganun, mga patid, no? Acknowledge that you are a sinner. Wag kang magkakaroon ng condition, no? Kung ano man ang aking nagawa, Panginoon, hindi ko man mabanggit ito, Panginoon, patawarin mo ko. Hindi po ganun. Kung ano man ang ipinigay sa iyo ng Panginoon sa iyong kaisipan habang ikaw'y nananalangin ng confession, mga patid, you need to brought it out, mga patid. Complete honesty is most important, mga patid, no? Huwag tayo mag-hide ng kasalanan sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, sa ating confession, mga kapatid, ikaw lang naman at yung Diyos na nag-uusap eh. Wala ka namang ibang kasama sa oras na ito. Yung communion mo, yung prayer mo sa Panginoon, pagdating sa confession, sabihin mo na lang lahat, mga kapatid, ng mga mali na gawa mo, mga kapatid, no? Kaya napakadali po kung ito tayo ay magiging tapat lang sa Panginoon. Amen? God wants to express our guilt and specifically name sins for His blood and wash away every stain. Alam niyo po mga patid, yung mga tao na noong Old Testament, pag nagdala yan ng kanilang hayop sa tabernakulo, magko-confess sila, o anong kasalanan mo? Ito po, ako po'y nakapatay. Ah, ganun ba? O sige, ano ang iyong ahain? Ito po, isang tupa, isang baka, hayop na malalaki. Ganun ang kanilang ino-offer, mga patid. Amen. Para lang ma-wash ng dugo ng kanilang sacrifice ang kanilang kasalanan, mga patid. Pero ngayon, mga patid, hindi na po ganun. Amen. Pinakita lang yung pattern, mga patid, na paglalapit tayo sa altar, we need to confess our sin na nagawa, mga patid. And then, sa gayon, yun ang ibibigay na rason sa Holy of Holy Place upang tayo makapag-sacrifice sa ating alay, mga patid, at makita doon sa altar of incense, mga patid, yung pagtanggap ng Diyos, amen, sa ating alay, mga patid, no? Jesus associate with His blood with the new covenant, amen? Sabi doon sa Matthew chapter 26, verse 28, "For this is my blood of the New Testament, new covenant, which is shed for many or for the remission of sins." Amen? Kaya nga, there's what we call a covenant, a promise to love, serve, and obey. Kaya, ang tanong ko dito, mga patid, kayong mga tumanggap sa ating Panginoon, nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon ka ba ng promise sa Panginoon na maglilingkod ka na? Nagkaroon ka ba ng promise sa Diyos na susunod ka na sa Kanyang kalooban at hindi na gagawa ng anumang kamalian? Hindi man tayo perfecto, nakagawa tayong kamalian, pero we need to confess para makapanumbalik tayo doon sa covenant na ibinibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya tandaan natin, mga kapatid, kapag ang Panginoon ay nagkaroon ng covenant sa atin, nagkaroon tayo ng link, mga kapatid, doon sa kasalanan natin na wala na yun at nagkakaroon tayo ng link doon sa banal na Diyos. Amen? Sabi nga ng Romans 11, verse 27, "For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins." Hallelujah. Ito yung covenant ko sa kanila kapag naalis na ang kanilang kasalanan. When Abraham simply believed that what God had promised, the two entered into a blood covenant relationship. Before circumcisions or other good works, he was declared to be righteous or in right standing with God. Faith is also a vital part of entering the new covenant. Mga kapatid, yung ating paglilingkod sa Panginoon, mga patid, nandoon dapat yung para bagang sa mga katipunan ba,
commitment, blood, may mga blood compact sila, may commitment sila para sa magkaroon sila ng tagumpay. Ganun lang yan sa mga covenant. Pagdating naman kay Abraham, yung circumcision na pinautos ng Diyos sa kanya, yun ang pinaka-covenant niya sa ating Panginoon. Kaya sinabi doon sa Galatians, so then they which he be of faith are blessed with faithful Abraham. And if he be Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise, mga patid. Kaya tayo, mga patid, ngayon ay nakakatanggap ng biyaya, pagtanggap bilang anak ng Diyos, mga patid. Kahit hindi tayo mga Hudyo, tayo ay nagkaroon ng tinatawag na blessing galing sa Diyos, mga patid, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon at dahil sa faith ng kay Abraham. Amen. So Jesus stated that if we are to enter into the covenant with Him, we must believe that His blood cleanses us from our sin and promise to serve and obey Him. And that's the reason, mga kapatid, na kapag tayo po ay nangako na maglilingkod sa Panginoon, nadapa man tayo, mga kapatid, there's a great God, understanding God, mga kapatid, no? Na talagang handa pa rin mag-offer ng kanyang forgiveness sa atin. Just as John chapter 14 verse 23 said, if a man love me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come unto him and make our abode with him. Hallelujah. Salvation begins at the altar, but it does not, pero hindi yun ang pinakakabuhan. Amen. After surrendering our self-rule, confessing our sins, and promising to love God, mga patid, amen, to serve and obey Christ, we are to be baptized in the name of Jesus Christ and ask God to fill us with His Spirit, the seal of the new covenant. Amen. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na restitution, mga patid. Amen. Susunod talaga rin yung restitution, mga patid, yung clear conscience. Amen. Kapag ikaw ay nagkaroon na ng tinatawag na pagpapalinis sa Panginoon, after we sincerely confess our sins and turn to God, we need to make things right with others. We call this restitution. Kaya nga, iba na ang magiging takbo ng buhay natin, mga kapatid. Iba na ang magiging isipan natin. Kung ikaw dati ay walang habas na magsalita doon sa ibang tao, palamura ka. Amen? Pag nagsisi ka, sumunod ka sa Panginoon, oops, teka lang, bagong baptisa pala ako, hindi na ako dapat pala magmumura. Oops, teka lang, bagong baptisa pala ako, hindi na pala ako dapat uminom na ng alak dahil tinalikuran ko na to. Nag-desisyon na ako na ililimutin ko na to. Amen? So, andoon yung restitution, mga patid, no? May pagki-clear ka ng conscience, may bumubulong na sa iyong konsensya, oops, kapatid, tandaan mo, ikaw ay binili na ng dugo ng ating Panginoon. Hindi mo na gagawin ang mga bagay patungkol sa gawain ng sanlibutan. Ikaw ay binago na ng Diyos, kaya dapat kang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? So where possible, we restore that has been wrongly taken from others. The gospel teach that restitution is part of repentance, mga patid, no? So nandoon tinatawag part ng pagsisisi yung restitution, na may desisyon kang baguhin na ang konsyensya mo, baguhin na ang ugali mo, baguhin na ang sarili mo. Amen? So yung, alam niyo yun, mga patid, yung attitude kasi is yung lalo't yung lumang pagkatao natin, naka-attach na yan sa atin as long habang lumalaki tayo. Nade-develop yan habang lumalaki tayo, tumatanda tayo. Nakaka-absorb tayo ng mga negative attitudes. Amen? Hallelujah. Kahit na ikaw ay innocent, kung ikaw ay bata pa, pero pag ikaw ay napalibutan na ng mga hindi magagandang kapitbahay, mapatid, mga kapitbahay mo, hindi maganda ugali, lasinggero, palamura, at doon ka lumaki, maaaring posibilidad na ikaw ay magiging lasinggero, palamura na rin, at ngayon nakakilala ka na sa Panginoon, at nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nakita mo na ang yung dating kinalagyan lugar ay napakasama pala, at dito nag-isip ka na hindi na ako babalik sa dating lugar na yan, at ngayon ay maglilingkod na ako sa Panginoon, magbabago na ako ng ugali ko, at nang sa gayon para ang ibang makakausap ko ay may patotoo ko masasabi na ako ay totoong binago na ng ating Panginoon. Amen? So wounded relationship must be repaired, mga patid.
So you may say wounded relationship, ito yung dating kalagayan natin sa Panginoon, nasusugatan lang tayo kapatid. Hurt feelings toward family members, friend, business relationship, or others should be cleared from the conscience, kapatid. No? Our relationship with God will never be right unless our relationship with people is equally right. Kaya mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng pagtanggap sa Panginoon, iisipin mo, kanino ba ako nagkamali? Kanino ba ako nagkasala? Kanino ba ako nagkaroon ng pagkukulang? If naisip at pinaisip sa'yo ng Panginoon, lapitan mo yung kapatid na yun at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. So yan yung kakaiba na ginagawa ng mga taong tumatanggap sa Panginoon. Hindi na yung nung una, ikaw pa yung nagmamatigas, kasalanan yan. Dapat siya yung humingi ng kapatawaran. Hindi ako lalapit sa kanya. Pero pag ikaw ay naging Kristiyano ng mga patid, iisipin mo, teka lang, nakagawa ko ng mali sa taong ito. Ako na ang lalapit sa kanya. Nawala na yung pride mo, mga kapatid. Amen? Dahil nagkakaroon ka ng clearing of your conscience, mga kapatid. Kahit sabihin mo na siya ang nagkasala, you need to accept na meron ka rin kasalanan sa kanya. Ikaw na mismo ang lumapit sa kanya. At makikita ng ibang tao ang ginagawang pagbabago ng Diyos sa buhay mo. At yun ang makaka-influensya sa kanya para siya, para ikaw ay, siya ay makakilala rin sa ating Panginoon. Amen? So, andun na, no? Nagdidisigan na na magkaroon ng change of clearing your conscience, mga patid, no? Babalikan mo yung mga nakaraan mo, mga patid, na pagkakasala, pagkakamali, hihingi ka ng kapatawaran, ipapakita mo na ikaw ay may clear conscience na, kaya ikaw ang una lang nag-approach sa mga nagagawan mo ng kasalanan o kamalian, mga patid. Amen. At ngayon, inilapit mo na sa Panginoon ang lahat at sinasabi mo, Lord, salamat po at tinuruan mo ko na magpakumbaba. Amen. At ngayon mga kapatid, kasunod ito ay forsake sins, witchcraft, and pagan religion. Kakalimutan na po natin mga kapatid yung kasalanan, witchcraft, and pagan religion mga kapatid. We all know about this mga kapatid. This is our past. Ito yung mga nakaraan nating mga kasalanan. Amen. And I'm thanking God mga kapatid. Amen. Brother Edgar Karabot na sinuko niya yung kanyang mga tinatawag na anting-anting sa ating Panginoon. Hallelujah. Na talaga namang sinabi niya na, Pastor, talaga ito ay wala na, sinulog na, dahil handa na siya maglingkod sa ating buhay na Diyos. So we prove to God our intention by forsaking all sin. True repentance is turning away from everything that we know and then and that displeases God. Amen. All former bad habits are broken. In fact, we sense a genuine hatred and disgust for the things once we once loved. Amen. Nung una, gustong-gusto natin ang alak, mga kapatid. Nung nakakilala ka na sa Panginoon, talaga namang pinagsasabihan mo na yung mga dati mong kasamaan. Magsisi na kayo, talikuran nyo na yung mga ginagawang paglalasing. At gayahin nyo ko, ito, binago na ako ng Panginoon. Amen. Nung una, gustong-gusto natin makahit-hit ng sigarilyo ng dalawang pakete sa isang araw. Kagaya ng aking ama, dalawang pakete sa isang araw, kayang ubusin mga kapatid. Nung siya ay nakakilala na sa Panginoon, nung makaamoy siya ng sigarilyo, ay ayaw niya na rin. Amen? Talagang tinalikuran niya mga kapatid ang paninigarilyo mga kapatid. Amen? Kaya maraming bagay pa po mga kapatid na dati nating ginagawa at minamahal na gawin at nung tayo nakakilala sa Panginoon, ayaw na natin balikan yun. Dahil alam natin, pag binalikan natin yung mga patid, ay unti-unti na naman tayong hahatakin nito pababa. So, yan ang parte o baga sangkap ng repentance mga patid. No? Handa kang limutin na. Kaya mga patid, kung ikaw na naabot ng tinig na ito, ay meron kang tinatawag na hindi magandang gawain sa harapan ng Diyos. Witchcraft mga patid. Yung pangbabalang, yung panggagamot na may mga anting-anting, yung may mga bulong po na hindi naman ito kalooban ng Diyos, mga patid. Hallelujah. At may, yes, makapagpapagaling ka, pero ang tanong, is this really a will of God, from the will of God, mga patid? Ang Diyos ba ang naluluwalhati dito o ikaw? Amen? Kaya nung may mga kapatiran tayo na tinanggap ang ating Panginoon Sus, talagang isinuko ang kanilang mga anting-anting. Yung mga accessories sa kultong relihiyon nila mga patid. Amen? At yung iba mga patid ay talaga namang
ang kanilang isipan ay totally binago ng Diyos, mga patino. Kaya nga, lahat ng mga bagay na yan, pag tinanggap natin sa ating Panginoon, isusuko natin yan sa ating Panginoon. Amen? Yung occultism, mga patid, beliefs include fortune-telling, extrasensory, perception, telepathy, clairvoyance, astrology, mind expansion techniques, so mga drugs, hypnotism, amen, lahat ng mga bagay na hindi maganda at kalooban ng Diyos. Kagaya na lang po mga patid, noong una, nahilig ka sa rock music, nag-headbangs-headbangs ka pa, pero nakakilala ka na sa Panginoon, ay talaga namang wala na ang ganun kasing gawain, kundi ang kapurihan ni sa Diyos na talagang totoo at genuine na ang pagpupuri mo. Yung sorcery, mga patid, amen, spiritism, amen, talagang isinusuko mo na yan sa Diyos. Lahat ng anumang mga bakas ng nakaraan mo ay ibinibigay mo na yan sa Panginoon. Amen? Nagkakaroon ka ng mga palatandaan sa katawan mo na ikaw ay galing sa ganitong kulto. Talagang pag kinilala mo ng Panginoon, binubura mo na yung nakaraan sa iyong katawan, mga patid. At talagang nililimot mo na at sumusunod ka na sa ating Panginoon. Amen? Kaya dito, mga patid, ask God's forgiveness. Then in the name of Jesus, bind and cast out any spirit connected with wrong teaching, mga patid. Amen. Kung tayo ay nakakilala sa maling aral katuruan, hallelujah, na tayo ay naniniwala sa tatlong persona, naniniwala sa dalawang Diyos, hallelujah, at tayo ay namulat sa katotohanan na si Jesus pala ang iisang tunay na Diyos, ang ating tagapagligtas na Diyos. Amen. At doon ay magko-confess tayo, Lord, I'm going to confess, hindi ka pala Trinity. Naniniwala ko na ikaw ang one true God, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, nakikita natin, mga kapatid, na ang Diyos, amen, ay totoo talagang kumikilos sa mga totoong nagsisisi at naghahanap ng katotohanan. Kasi po, mga kapatid, there's a big difference, mga kapatid, kapag ikaw ay galing sa relihiyon na talaga namang minahal at in-embrace mo nung mga nakaraang buhay mo. Amen? Para bagang ang hirap bitawan dahil ang tagal mo sa relihiyon na yun. Pero nung nakakilala mo na ang katotohanan, nakilala mo na si Jesus bilang isang Diyos na buhay at tagapagligtas, amen, napakadali na sa iyong bitawan ang dati mong religion na pinanggalingan. Bakit po? Dahil nasumpungan mo na ang katotohanan, mga patid. Amen? It is good idea thoroughly clean your house and then burn every book, magazine, record, tapes. Alam niyo po mga patid, nung nakakilala ang aking mga magulang, yung imahe ng sinasabing Jesus daw sa bahay namin, nakapost, ay talagang itinapon na ng aking magulang, mga patid. At talagang wala na pong nakita ang mga patid na rebulto sa tahanan namin. Dahil lahat ng mga bagay na ito ay pawang karumal-dumal sa harapan ng Diyos at isinuko na po namin sa Panginoon. Kaya sabi mo sa sarili mo, sa buhay mo, Panginoon, gusto kong linisin ang aking buhay, gusto ko rin linisin ang aking bahay, at ipapakita ko na ikaw na po, Panginoon, ang nagahari sa tahanan namin, mga kapatid. Kapag nagagawa at handa mo lang gawin mo ngayon, you are already prepared for baptism, mga kapatid. Amen. Kapag naturuan ka na, mga kapatid, ng katotohanan at masasabi mo, Lord, handa na akong tanggapin ka at ako ay handa nang tanggapin ang bautismo mo. So, that was the time na masasabi mo sa Panginoon, amen, na Lord, maghari ka na po sa buhay ko. Tinatanggap na kita bilang aking Diyos na buhay at tagapagligtas. So, preparing for baptism. Lahat kayo ay, kayong mga nandito sa nakikinig ngayon, mga kapatid, alam ko, mga baptized na kayo. Ngayon, naka-live tayo. May tatlong viewer. Salamat po sa tatlong viewer. Ngayon, mga kapatid, tandaan niyo po ito, no? Ito rin sasabihin niyo rin sa mga taong hahayuhan niyo bago sila magpabautismo sa pangalan ng Panginoon. Itong mga bagay nito dapat nilang magawa. Yung forsaking sin, witchcraft, and pagan religion, and wrong doctrines, mga kapatid, na kanilang nakagisnan. Dapat nilang isuko yan sa Panginoon at isuko sa Diyos. Naunawaan niyo po mga patid? Hallelujah. Sa gabing ito mga patid, maunawaan natin na ang ating pinaglilingkuran ng Diyos ay buhay na Diyos. Nakikita niya ang ating puso. So the climax, repentance, we prepare for water baptism.
This ceremonial act is for the remission of sin. Ako saan mga kapatid, si John the Baptist, nung last week natin, ay nagbabautismo sa pagsisisi mga kapatid. Inihanda niya ang Israel para sa darating na Messiah mga kapatid. Pinoproclaim niya na, narito na ang Messiah, narito na ang inihanda ng Diyos na tagapagligtas. So si John the Baptist, nag-pave lang ng daanan, naglagay lang ng kalsada patungo sa Kristo mga kapatid. Amen? So baptism completely renounces our life as a sinner. It is like saying, I commit my whole life to Jesus Christ. I mean to serve Him. He is my new ruler and I take His name in water baptism. Kaya mga kapatid, yung mga Bible study nyo mga kapatid, ito po ang sabihin nyo, dapat ma-declare nila sa buhay nila that I commit my whole life to Jesus Christ. I mean to serve Him. Kayo pa mga kapatid, ganun ba ang ginagawa natin ng ikaw after mong mabautismuhan, do you commit yourself sa paglilingkod sa Panginoon or just partially committing yourself mga kapatid? Amen? So submitting to water baptism after repentance was the standard procedure for the early church. So notice Peter's word to Cornelius mga kapatid. Sinabi ni Peter, ang sabi sa Acts chapter 10 verse 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Hindi sinabi diyang in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Actually, yung Matthew chapter 28, verse 19, if you're going to search for it sa original context niya, ang sinasabi doon, amen, go ye therefore, make disciples, baptizing them in my name. Yun ang sinasabi ni Jesus eh. Ininsert lang po, mga patid, amen, na mga naunang religious leader, mga patid, yung salitang, in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Pero ang katotohanan doon, mga patid, na sinasabi ni Jesus, baptizing them in my name. Hallelujah. Bakit? Anong meron doon sa pangalan ng ating Panginoon? For there is none other name given among men whereby we must be saved. At yung pangalan na yun, Isaiah chapter 9, verse 6, mga patid. Amen? Nandoon, mga patid, yung tinatawag na and his name shall be called the wonderful counselor, the everlasting Father, the Prince of Peace, the mighty God. Amen. Hallelujah. Kaya mga patid, kapag tayo ay totally naglilingkod na sa ating Panginoon, yung lumang pagkatao natin ay isinasantabi na natin at pinapatay na natin sa altar mga patid. Paglapit pala natin sa altar, yung lumang pagkatao natin, yung kasalanan natin na gawa ay pinapatay na natin at ito ay inihahain natin. Amen. It's time to bury the old man in the water baptism. Minsan kasi, binabalikan natin yung luma nating pagkatao. Alam niyo mga kapatid, nabautismuhan ka na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, binabalikan mo pa rin yung paglalasing. Nabautismuhan ka na sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, tumitikim ka uli ng mga bawal na droga. Amen? Para bagang pinapatay mo uli, amen, si Kristo sa krus ng Kalbaryo, na para bagang hindi totoo ang iyong paglilingkod. Hindi totoo ang commitment mo sa Diyos. Kaya mga kapatid, this repentance must teach us, mga kapatid, na tayo ay totally mag-surrender sa Panginoon. Making Jesus our Lord and Master is the basis for entering into covenant with Him. Do you want to have a covenant with Jesus Christ? Gusto mo ba talaga na ikaw ay magkaroon ng covenant sa Diyos? The highest order of repentance is not weeping over past sin. Hindi po yung pag-iyak sa nakaraan mong nagawang kasalanan, but confessing Jesus Christ as your new Lord. Again, mga kapatid, when you declare and confess that Jesus is your Lord, amen, alipin ka niya. Hindi ikaw ang Panginoon. So we leave Satan's family and rulership to join the family and lordship of Christ. Amen? Kinakalimutan natin yung ating mga dating maling gawa at ang ating Panginoon na ating sinusunod. Kaya ano nangyayari sa totoong naglilingkod sa Panginoon? Kahit anong sabihin ng mga taong nanlilibak sa Kanya, hindi niya pinapansin dahil nakatingin siya doon sa Kanyang Panginoon. Naunawaan niyo mga patid? Dahil pag sinabi ng Panginoon, halika rito, sumunod ka sa akin,
Kahit sabihin ng ibang tao, oh, ba't ka susunod sa kanya? Oh, wala kang mapapala dyan sa paglilingkod mo na yan. Wala kang mapapala dyan sa pagsunod mo sa kanya. Pero dahil ikaw ay nakatingin sa ating Panginoon at sumusunod sa kanyang salita at sinabi sa iyong, halika dito, sumunod ka sa akin, hindi mo pinapakinggan ang tinig ng mga taong hindi totally sumusurrender sa Panginoon. Amen? Ang tinitingnan mo ay yung kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang buhay mo. At dahil siya na ang Panginoon mo, hindi na ikaw ang may control ng buhay mo. So allowing Jesus to control your life is the way to salvation. Self-dependence and self-government must end. Hindi na dapat ikaw ang naghahari, mga kapatid. Dapat isinusuko mo na sa Diyos ang lahat-lahat. Amen. Bawat decision mo, hindi ikaw ang mag-decide. Dapat tinitingnan mo muna sa kalooban ng Panginoon. Tinitingnan mo muna sa sinasabi ng salita ng Diyos. Panginoon, ako po ay mayroong gagawing may lakad kasama ang mga dati kong barkada. Amen? So bago ka pumunta sa gathering na yon, pag-isipan mo muna, ano ba ang meron sa gathering na yon? Hallelujah! Anong karamihan meron doon? Inuman, kwentuhan, mga kwentuhan na pawabagang walang kabuluhan at pawang kasiraan lang na binabanggit sa mga ibang tao. So pupunta ka pa ba sa lugar na yon na kung alam mo naman na ito ay hindi naman beneficial sa paglilingkod mo sa Panginoon? Hallelujah! Hindi mo pa pwedeng itahilan, Lord. Share ko naman sila ng iyong salita eh. Nasa loob ng bar, magsishare ka ng salita ng Diyos. Hindi ganun, mga patid. Dapat kapag ginagawa mo isang bagay, ikinukonsulta mo muna sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi na nga ikaw ang mamay-ari ng buhay mo, may Panginoon ka na na sinusundan. Amen. Naunawaan niyo po, mga patid. Kaya ngayon, pagtanggap mo doon sa water baptism mo, amen, ipinapakita mo lang na ikaw ay alipin na. Hindi ikaw ang Panginoon. Praise the Lord. Jesus died on the cross. We die at an altar, but do not stop here. Repentance is only the first step. As wonderful as it feels, there are greater, more thrilling spirit ahead of us. Hallelujah sa paglilingkod natin sa Panginoon. As we adopt Christ's new code of behavior and attitude, repentance must become a way of life. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Sa tuwing pupunta kayo sa araw ng Linggo, mga kapatid, sa bahay pa lang, may repentance ng nagaganap. Naunawaan niyo, mga kapatid, hindi yung pagdating mo ng church, doon ka mag-iiyak, doon ka maglulupasay, doon ka magsasabi, Panginoon, patawarin mo ako. Kapatid, sa bahay pa lang, doon muna umpisahan ang altar mo, ang brazen altar, ang paghahain ng kasalanan mo nagawa sa buong isang linggo. Sa tahanan pa lang, inuumpisa mo na ang pagsisisi mo. Hallelujah! At pagdating mo sa tahanan ng Diyos, nagse-celebrate ka na lang, mga kapatid, dahil alam mo na pinatawad na ng Diyos ang iyong mga pagkukulang at pagkakasala. So our initial repentance turned us from darkness toward God. Noong una, nasa kadiliman tayo, amen, ngunit binibigyan tayo ng liwanag ng Diyos. Kaya mga kapatid, this is the lesson from repentance. Amen? Huwag na natin gayahin yung fake repentance, mga pagpapanggap. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, kung obserbahan niyo lang po ang ating Panginoon Jesus sa kanyang pangangaral, ang karamihan sa kanyang mga pinapatamaan ay mga pariseo, mga eskriba, mga Saduceo, mga religious leader. Amen? Bakit po? Dahil sila yung mga mapagpaimbabaw sa panahon na yon na pinapatamaan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag na ba tayong mamuhay na may pagpapaimbabaw sa ating sarili. Mamumuhay tayo na parabagang sinasabi natin tayo ang malinis, ang iba ay marumi, ang iba ay hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Kaya pagdating doon sa pinaka-altar, mga kapatid, hallelujah, yung pinaka-repentance natin sa bahay pa lang ginagawa na natin yun sa araw ng Linggo. Para pagdating, mga kapatid, ng worship service, amen, nandoon na yung pagdiriwang natin, yung pagse-celebrate natin, mga kapatid, ng kapurihan sa Diyos bilang mga ligtas na. Amen?
Forgiveness is available to all who will repent. Come on, church. Kinakailangan maging victorious ka na bago ka lumabas ng tahanan doon. Victorious ka na, napapunta pa lang sa church, alam mo na ikaw ay magdiriwang na dahil alam mo na ikaw ay pinatawad na, alam mo na ikaw ay nilinis na ng ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, kung ikaw ay pumunta sa church sa parabagang bigat na bigat pa rin, hallelujah, pumunta ka muna sa altar mo. Amen? Pumunta ka muna doon sa iyong communion sa Panginoon, sa panalangin sa Diyos. Sir, magkaroon ka muna ng repentance, mga patid, ng confession ng iyong mga pagkukulang na nagawa. Anong dahilan ba? Bakit parang ang bigat ng loob mo sa pagsamba? Isuko mo muna yan sa Panginoon. I-confess mo muna yan sa Panginoon. Panginoon, mabigat ang aking pakiramdam dahil nag-away kami ng aking best friend, nag-away kami ng aking asawa, nag-away kami ng aking anak, ng aking mahal sa buhay. Amen? Isuko mo yan sa Panginoon para pagdating mo doon sa gawain ng Panginoon, masaya ka nang nagdiriwang at walang pagkukunwari ang gagawin mong pagdiriwang dahil alam mo na ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos na handang patawarin ang lahat ng ating inihihinging kasalanan. Hallelujah! Kaya mga patid, we must live victoriously, mga patid. Huwag nating hayaan na tayong mamuhay na para bagang laging na lang talunan. Amen? Laging na lang na nagsisisi araw-araw. Dahil nga po, mga patid, hindi mo ma-accept na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Naunawaan niyo po, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, mga patid, ay pinapasalamatan natin ng Panginoon. So, again, mga kapatid, kapag pupunta tayo ng church, huwag mong gawing altar ng panalangin na yung church ay lagi na lang magsisisi ka sa altar calling doon. Imagine, mga kapatid. Amen? Just want to make clear. Yung tabernacle, mga kapatid, ang brazen altar nasa labas. Then, andoon din yung basin na hugasan ng kamay ng priest. Nasa labas ng ano yun, ng Holy of Holies at ng Holy Place. Amen? Parang ganito ang setup. Kapag ikaw ay lalapit doon sa ating Panginoon, bago ka pumunta sa holy place, amen, napalinis mo na ang iyong kasalanan. Nakapaghingi ka na ng kapatawaran. Nag-confess ka na sa ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon mga kapatid, pagpasok mo doon sa holy place, ay talaga namang makikita mo mga kapatid na ang pagdiriwang na ikaw ay pinatawad na ng Diyos, pagdiriwang na ikaw ay binigyan na ng tagumpay ng Panginoon dahil doon sa holy place, nandoon ang kagalakan mga patid. Kaya kung mapansin nyo, tanging liwanag ng ating Panginoon ang nandoon. Walang ibang liwanag na papasok. Walang liwanag galing sa labas ang papasok doon, kung hindi ang liwanag lang ng candlestick na nagsisignify sa glory ng ating Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng kagalakan sa tuwing nasa loob tayo ng ating church na pinupuntahan linggo-linggo dahil alam natin nakaka-fellowship natin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya pagdating doon sa altar calling, doon sa event ng ating gawain na altar calling, sa pag-meet na doon sa Espiritu ng Diyos, nandoon na po ang revival, mga kapatid. Kumikilos na po ang Diyos. Hallelujah. Pagpasok mo pa lang sa tabernakulo, mga patid, kumikilos na talaga ang Diyos. To God be the glory, mga patid. Hallelujah. So, yan po ang ating lesson ngayon, mga patid, regarding sa repentance. Amen. And next topic po natin, mga patid, hallelujah, ay regarding naman sa Jesus Christ, the hope of the world. Okay? So, this book, or this lesson, mga patid, is part of Search for Truth na ating napag-aaralan, mga patid. Amen. This is a series, mga patid, of lessons. And if you want to have a copy, mga patid, I will send photos, mga patid, ng ating napag-aralan sa gabing ito. So to God be the glory. Meron ba kayong question? Amen? Tanong po. Salamat po sa ating 3 viewers. Pag may tanong po kayo, click niyo lang po yung raise hand button. And then we will entertain question, mga patid. Okay, meron po bang questions? Sige po, Brother Mario. Sir,
malinaw ba ang boses ko? Narinig pala. Medyo nag-ano lang. Narinig na po kayo. Okay na po. Ah, okay. May ang repentance ay bakit hindi heart, hindi puso? Yung sinabi doon, change of mind. Bakit change of heart? But hindi sinabing change of heart. Bakit magandang dito, tanong. Repentance is inward change of mind. Mm-hmm. And then outward change of direction. Amen. Amen. Okay. So, bakit mind at hindi puso ang tinutukoy? Salamat po, Brother Mario, sa questions, mga patid. Amen. At makikita natin, mga patid, ang pagdidesisyon, mga patid, ay nandoon sa later part na yun, lumalabas yung confession sa ating bibig, mga patid. Amen. Ngayon, mga patid, change of mind dahil andito yung ating soul. Amen. And gustong i-reach out ng Diyos yung soul natin. When you say soul, amen, this is you. Yung feelings, emotions, yung thoughts. So God wants to reach our soul first. Amen. Though part ng soul yung emotion, mga pati. But again, mas ahead, mas mataas dapat ang ating isipan bago ang ating puso. Kaya pagdating sa pagtanggap sa Panginoon, na kung saan, mga kapatid, bukod dun sa sigurado kang tama ang ginagawa mong desisyon, mga kapatid, hindi ka nadadala ng emosyon mo. Pinag-iisipan mo ang ginagawa mo, hindi lang dahil sa emosyon mo. So one of the reason na ang gustong una inaabot at chine-change ng Panginoon ang ating isipan dahil mas mainam po, mga kapatid, that we are fully doctrinated, mga kapatid, sa aral ng salita ng Panginoon bago natin tanggapin yung baptism, mga kapatid. Dahil mahirap po, mga kapatid, na nagpabautismo ka lang dahil sa emosyon. Nadala ka lang sa crusade, tapos yung araw na yon, nadala ka lang sa emosyon kasi yung paligid mo, nag-iyakan, ikaw nakiiyak ka na rin. So without knowing kung ano nangyayari, nakiiyak ka na rin. At ngayon, mga kapatid, na may nagtawag na preacher o may mga workers sa church, sino pong gusto magpabautismo, ikaw naman na dahil sa madaming nagtaas ng kamay, nakikitaas ka na rin ng kamay, so wala talaga sa isipan mo. Nandun ka lang sa emosyon. May nadala ka lang ng totoong iglesia ng Panginoon. Mukhang ito na nga ang totoong maliligtas sa akin. Nadala ka lang ng emosyon mo. So, bakit change of mind? Dahil ang change of mind, considering na dapat na naturuan muna tayo, nabahagian muna tayo ng salita ng Diyos. Amen? Dahil hindi emosyon ang magdadala sa atin ng kaligtasan. May tinatawag tayo pagkilala doon sa katotohanan, mga kapatid. Dapat puno tayo ng kaalaman tungkol sa ating bagay na tinatanggap. Hindi yung tanggap na lang tayo ng tanggap. And that's the reason we need to change first our mind, not our heart. Amen? Dahil when you say change our heart, and it might be a emotional lang ang mangyayari, mga kapatid, no? So, yun po, Brother Mario, no? The recent change of mind, amen? Maganda. Dapat napipid muna tayo ng salita ng Diyos. Maganda pagka-explain, Pastor. So, ang repentance is more about action, not emotion. No, yes, Pastor. Po. Yes, po. Opo. Kaya, dito sa slides mo, mayroon dito mga beer, may alak, papa, may yes, po. Witchcraft. That is action which leads to destruction. So, umiwas ka na doon. Yun nga yung change of direction. So, wala yes, ka na po. Doon.
dati. Result na lang yun eh. Mm. Once na nabago na yung loob mo, result na yan. Iiwas mo na yan sa sarili mo. Redirection na yun eh. Okay. So, yun yung sa Mateo, di ba? Sa Mateo chapter 21, verse 28 to 32. May time pa ba, sir? Kaunti lang. May, opo, opo. Sige po. May kwento rito ang ating Panginoon tungkol sa ama na may anak na dalawa. Sinabihan niya ang isa, punta ka sa bukid, mag-araro ka doon. Sabi niya, ayaw ko. Pero, nung maisip-isip niya, pumunta siya. Nagbago isip. Yung isa naman, sinabi ng kanyang ama, punta ka doon sa bukid. Sabi niya, opo. Pero hindi siya pumunta. Sino doon ang gumawa ng matuwid? Yung unang nagsabi na ayaw ko, pero pumunta. O yung pangalawang opo, pero hindi pumunta. So, yung repentance na yun na sinabi nating topic na to, yun yung action ng unang anak na sinabi niyang ayaw ko, pero nagbago ng isip, pumunta siya doon, nag-araro. So, yung repentance na topic natin is more about action. Amen. So, tama yung paliwanag ni Pastor. Yung emotion sa repentance, hindi nababagay. So, kailangan talaga yung action na nagsisi ka sa iyong ginagawa. Amen? So, yun lang, hindi ko na turn inward or ang sabi doon sa inward ba yun? Change of direction na tayo. So maganda yung pastor, yung paliwanag na amen. Yung emotion ay hindi saklaw ng repentance. Amen. So, amen po, amen. Magandang gabi, Pastor. Salamat. Magandang gabi po, Brother Mario. Amen. And if we are going deeper, mga patid, sa lesson natin, we can search for some hints doon sa mga lesson natin pinag-aaralan, mga patid, no? Yung the word cardia translated, if we are going to use Strong's definition, amen, makikita natin yung ibang sinasabi doon sa repentance, yung puso, no? Interrelated yun yun. Sinabi doon, the word cardia translated heart in the Bible refers to your mind or whole inner life. So do not confuse a person with now, are you believing with your heart or head? His heart is his mind. His heart believes. He believes, he is saved. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And there's a, on the other, ano naman po, no? Deeper, baga, sa malalim na pag-aaral naman po, mga patid, no? Regarding sa heart and mind. Amen? Anyway, mga patid, so salamat po. May question pa po ba? May question pa po kayo na gusto ko clarify? Praise the Lord. So, kung wala na po mga patid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Amen. Makabuti ng Diyos, tayo ay narito nakapag-aaral muli. And this lesson mga patid, bagamat repentance to, lahat tayo ay nakapag-nabautismuhan na, nakapagsisina sa Panginoon. Mahalaga rito ay maituro natin sa ating mga tinuturuan ng tama. Amen? Ang katotohanan. To God be the glory. Sa ating pagtatapos mga patid, pwede ba natin hiningin si Sister Eva de Guzman naman po sa ating closing prayer? O Lord Jesus, hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Amen. Na mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa taong ginamit mo upang patuloy kaming lumago sa iyong mga salita. Mas lalo pa po kaming lumalim, Panginoon, ang pagkaunawa, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ka, O Diyos, na nagpapakilala sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, na kumikilo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga karunungan at bawat kaalaman, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, na kung saan walang humpay, O God, hallelujah.
Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo po, O Diyos, na gabayan ang bawat isa sa pagtatapos na ito. Sa susunod po, Panginoon, na gawain, O Diyos, patuloy po, O Diyos, na makinig ang bawat naka-join na ngayon at huwag na pong mabawasan, Panginoon, bagkos kami po ay madagdagan pa, Panginoon. Napakahalaga po ng aming kikinig, Panginoon, sa iyong mga salita sapagkat ito po ang nais mo. Ito po, Panginoon, ang kalooban mo, O God. Hallelujah. Maraming pong salamat at amin pong baon-baon ang lahat ng mga napakinggan namin. Narito po sa aming isip at aming puso sapagkat yan po ang sabi mo. Itatatak mo sa aming isipan at isusulat sa aming puso ang iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sapagkat ang repentance, Panginoon, yes, hallelujah, ay nakikita na sa bawat isa sa amin. More on action, Panginoon, ang repentance, O God, hindi lamang sa salita, O God. Kaya, Panginoon, hindi mo sinabi ang heart, kundi sapagkat ang sabi ng Revelation, maging ang aming puso ay maari kaming dayain. Ang repentance, Panginoon, ay naunawaan namin na ito po ay nanggagaling sa aming desisyon at kung ano po, Panginoon, ang ginagawa namin ay galing po ito, yes, sa aming pag-iisip. Maraming pong salamat sa mga kaalamang ito, Panginoon. Hallelujah. At nawa, patuloy po namin ma-share ito sa aming kapwa, Panginoon. Salamat sa repentance na aming naging topic sa araw na ito. Kahit po nakapag-repent kami, Panginoon, bagamat mga repented man of God na po kami, Panginoon, ngunit may mga panahon na kinakailangan pa rin po namin mag-repent, Panginoon, sapagkat kami, O Diyos, ay nagkakamali pa rin, nagkakasala, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat sa gabing ito. Kami po ay matutulog ng payapa at ligtas sa lahat ng anumang kapahamakan, Panginoon. At nandiyan ang iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na bumubusog sa aming mga kaluluwa. Marami pong salamat at patuloy mo pong lagyan ng kagalakan ang bawat puso ng pasapakikinig ng iyong mga salita. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Purihin ang Diyos. Amen. Muli, mga kapatid. Salamat sa